Muntik na niyang maibuga ang kinakain na makita kung gaano kasama ang tingin ni Colton sa phone niya na tila ba gusto nitong basagin ang hawak niya. Anong kinagagalit ito? Tahimik silang dalawa habang nasa loob ng kotse. Simula nang galing sa bahay niya ay wala na din kay boss si Colton. Madilim ang mukha nito at hindi maipinta yon. Pababa na sana siya ng kotse dahil nasa tapat na sila ng gate na pinapasukan niya na magsalita si Colton. Break up with him, Pam. Seryoso ang boses na sabi ni Colton. Ines na nilingon niya ito. Pwede ba? Huwag kang mga alam sa desisyon ko sa buhay, Colton. Ani niya bago lumabas ng kotse. Para sa iyong sinasabi ko, Pam. Dugtong pa ni Colton. Natigilan siya. Para daw sa kanya? Nagpapatawa ba ito? Di na siya nagsalita at nagpatuloy na lamang sa pag-alis. Wala siya sa mood makipagtalo ng ganito kaaga ngayon. Sino ba ito para sabihin ang mga dapat niyang gawin? Bakit ba masyado ito nangingialam ngayon? Bakit hindi lang nito pabilisan ang pag-aasikaso ng kaninang annulment para matapos na talaga ang lahat sa pagitan nilang dalawa? Para tuluyan na rin silang lumaya. Gusto niya nang sumaya ng tuluyan. Baka dahil sa kasal pa sila ni Colton kaya hindi niya maibigay ng buo ang puso niya kay Zorin. Tama. Yun ang dahilan. At wala nang iba. Miss Laurel, ang swerte mo naman. Si Mr. Montalbano pala ang mister mo. Di mo na nabanggit sa amin. Akala tuloy namin si Zorin ang nobyo mo, Annie Jane. Ang isa sa kasamahan niya. Tangiti lang isinagot niya sa mga ito. Ayaw na magkomento tungkol sa buhay niya, lalo pa kung involved doon si Colton. Kanina pa siya kinukulit ng mga kasama niya tungkol sa kanila ni Colton. Narinig din na nga ang tinga niya sa totoo lang. Kasalanan tong lahat ni Colton. Kung dito nagpunta dito, hindi sana malalaman ng mga ito ang tungkol sa pagkakaroon niya ng asawa. Napabuga siya ng hangin na nagsialis na ang mga ito. Mabuti naman dahil hindi niya na alam kung hanggang kailan pa niya maitatagong inis. Hindi ba marunong makaramdam ang mga ito? Mabilis ngang lumipas ang oras. Matapos ang oras ng trabaho, lumabas na siya at tulad ng inaasahan niya, nakita niya na nakaabang na si Colton sa kanya para sunduin siya. Hindi niya nagawang umiti dito na makita niya ito. Daig pa nito ang mabuting asawa kung makaasta. Kung hindi niya lang alam na manluloko at manggagamit talaga ito, baka naniwala siya sa kilig na kilig ngayon. Hindi siya nag-abalang sumagot nang batiin siya nito. Pumasok siya sa loob ng kotse nang pagbuksan siya nito. Hindi yata magandang araw mo ngayon, Pam, sabi ni Colton na makapasok sa driver's seat. Hindi talaga maganda at dahil yun sa'yo. Gusto niyang isagot pero nanahimik na lamang din siya. Hanggang ngayon kasi nasa isip pa rin niya ang sinabi nito kanina sa kanya. Ang hiwalayan si Zorin. Hindi niya naman gagawin ang bagay na iyon. Kahit ano pang sabihin nito'y wala siyang pakialam. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Colton bago pa andarin ang sasakyan. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito. Siya na may nanatili lamang sa labas ng bintana ng kotse ang tingin. Look, kung ang kinagagalit mo ay tungkol sa sinabi ko na hiwalayan mo si Zorin, ay wala akong pakialam. Dali naman talagang dapat mong gawin, Pam, because I am still your husband. Tumingin siya rito. Sa ngayon, oo, Colton. Pero sa ngayon lang, baka nakakalimutan mo, maghihiwalay na tayo. Hindi yan napigilan na magtaas ng boses. Gusto niya na maging kalmado pero napuputol ang pasensya niya dahil dito. Ang hindi ko maintindihan, bakit pinapagulo mong lahat? Ano bang problema mo? Huwag mong sabihin sa akin gagamitin mo pa rin ako sa pag-anti mo kay Aaron. Nagsimulang manubig ang mga mata niya. Pakiramdam niya bumalik ang lahat ng kirot sa puso niya dahil sa ginawa nito sa kanya noon. Colton naman, it's been a year, mag-move on ka na. Pam, hindi mo naiintindihan. Tutol na tutol din. Sa daan ang mata na sabi ni Colton. Pagak siyang natawa. Wala talaga ako naiintindihan, Colton. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo ang pakialaman ang buhay ko ngayon. Basta isa lang alam ko. Matagal nang tapos ang sa ating dalawa. Wala naman talagang tayo, right? Kasal lang pala tayo sa papel. And it is all your fault. Ikaw ang sumira ng buhay ko. You used me. Gago ka kasi. Pati ako dinami mo sa galit mo sa kapatid mo. Umiiyak na siya. Di niya na napigilan pang pag-iyak dahil sa sobrang sama ng loob. Ginamit siya ng laking minahal niya, pati ng mga magulang niya. Kaya, paano na hindi sasamang loob niya? Mga walang puso. Na makarating sa bahay, nagmadali siyang lumabas ng kotse at pumasok na kagad sa kwarto niya. Bago nahiga sa kama, sinigurado niya nakalock ang pinto para hindi na ito makakapasok. Umiyak siya ng umiyak.
Nakakaiyak maalala ang sakit na ginawa sa kanya ni Colton noon, pati ng magulang niya. Isa lang naman ang gusto niya, ang mahalin siya ni Colton. Inalay niyang lahat para dito pero panloloko lamang ang natanggap niya. Pagkatapos sa ilang taon, susulpot ito para lang guluhin ang maayos na niyang buhay. Para saan ba? Hindi ba dapat maging masaya na lamang ito para sa kanya at maging masaya para sa sarili dahil tuloy nito makakalaya sa kasal nila? Umiiyak na tumingin siya sa kamay kung saan nakasuot dati ang wedding ring nilang dalawa. Wala na ang singsing sa kamay niya. Maging ang bakas ng singsing doon ay wala na. Ang nasa kamay niya ngayon ay ang singsing na ibinigay ni Zorin sa kanya. Lalo siyang naiyak. Hindi niya alam kung paano haharapin si Zorin. Nakokonsensya talaga siya dahil pakiramdam niya. Sinaktan na naman niya ang damdamin nito. Nasaktan niya ang lalaki na nagmamahal sa kanya ng totoo. I am sorry, Zorin. Umiiyak pang sambit niya. Hindi niya sisirain ang pangakong binitawan niya rito. Darating ang araw, mamahalin din niya ito ng buo. Pero bago mangyari yon, kailangan niya natuluyan na burahin si Colton sa buhay niya. Burahin? Hindi niya alam kung bakit lalo siyang naiyak dahil sa naisip. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit tila nasasaktan pa rin siya? Pinahid niyang luha pero agad ding tumulong kasunod noon. Sana hindi na lang niya nakitang muli si Colton. Kung dito sumulpot ulit sa buhay niya, maayos sana sa rin ni Zorin ngayon. Hindi siya naguguluhan ng ganito at di siya umiiyak ngayon dahil dito. Kung pwede lang sana naburahin sa alaalan niyang lahat ng sa kanila. Kung pwede lang niyang kalimutan na nakaraan niya, gagawin niya. At kung pwede lang alisin ang nararamdaman sa isang tao, yun ang pinakauna niyang gagawin. Kinuha niyang phone niya na magring iyon. Si Zorin ang tumatawag. Denise, I miss you. Bungad ni Zorin sa kanya. Di siya nakapagsalita. Tila may bumara sa lalamunan niya. Miss you and I love you. Nanatili siyang walang kibo. Denise, ayos ka lang ba? May pag-aalala sa boses sa tanong ni Zorin sa kanya. Ayos lang ako, Zorin. Pagod lang dahil sa trabaho. Pagsasinungaling niya. Di naman niya pwedeng sabihin na nagtala sila na Colton dahil malalaman nito na nasa bahay niya ito. Mas lalo ito mag-aalala sa kanya at makakaramdam na sama ng loob. Sige na, Denise. Magpahinga ka na. I love you. Gusto ko nang bumalik para makita ka dahil miss na kita. Sige, magpapahinga na ako. Pinatay niya agad ang tawag at muling umiyak. Nakakonsensya siya dahil wala man lang siyang naramdaman na pagka-miss dito. Hindi niya magawa na mag-I love you dito dahil sa tingin niya hindi niya kaya. Shit, paano na ngayon to? Bakit imbes mahalin to'y pakiramdam niya, lalo lang nalayo ang sarili dito? Hindi siya sumagot na marinig ang pagkatok ni Colton sa pinto. Pam, kakain na tayo. Kumain ka na bago matulog. Hindi siya sumagot. Wala siyang gana at di niya gustong makaharap ito ngayon. Lalo pat namamaga ang mata niya dahil sa pag-iyak at kasalanan nga nito iyon. Nainis na siya dahil hindi pa rin to tumitigil sa pagkatok. Sa inis niya, sumigaw na siya. Hindi ako kakain. No, Pam. Kakain ka sa ayaw at sa gusto mo. Matigas ang boses na sabi ni Colton. Wala nga akong gana. Bakit bang kulit mo? Pumikit siya at nagtalokbong ng kumot. Akala niya titigil na ito sa pagkatok. Pero mas naro lamang itong nilakasan ang pagkatok sa pinto na para bang wawa sa akin iyon. Kainis naman. Ano ba, Colton? Hindi nga sabi ako kakain. Ang kulit mo naman eh. Hindi ako titigil sa pagkatok hanggat di ka lumalabas dyan. Pam? Eh, hindi ka magpapalipas ng gutom. Kaya kung ako sa'yo, lalabas na ako. Walang balak na sumuko si Colton sa pagkatok. Inis na tumayo siya at hinanap ang shades niyon para isuot. Hindi niya gustong makita nito ang pamumugto ng mata niya. Nang may isuot ang shades, inis na binuksan niya ang pinto. Nabungaran niya ang gwapong mukha ni Colton nang may pagtataka na makita na naka-shades siya kahit na gabi na. Ito na, nakalabas na, happy? Banas na wika pa niya. Anong tinitingin-tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita na naka-shades ng gabi? Alis ka nga dyan sa daraanan ko, nakaharang ka. Sita niya dahil halos akupin na, na malaking katawan nito ang pinto ng kwarto niya. Nakairap at dumaan siya nang gumili dito. Katulad itong mga nakaraan, araw-araw may pagkain nakahain sa mesa. Nilagyan pa ni Colton ang pagkain ng plato niya. Nang maupo ito sa harapan niya, malaya niya itong tiringnan. Dahil naka-shades siya, hindi dito makikita ang pagtingin niya rito. Nakagat niyang dila ng tumingin si Colton sa kanya. Ouch, puta! Napadaing siya sa sakit. Agad na inabutan siya ng tubig ni Colton. Eat slowly, Pam. Wala ka namang kaagaw. Natatawang sambit ni Colton. Kung alam lang nitong dahilan kung bakit siya nakagat ang dila niya, tiyak na lalo lang siya nitong aasarin. Katulad kanina nakatingin siya rito habang kumakain siya. Sa paglipas ng taon, nalang lumapad ang balikat ni Colton.
lalo itong kumisik at mas lalo pa na dating. Bumagal ang pagunya niya nang dumakong mata niya sa labi nito. Halata sa kulay ang pagiging malakas manigarilyo. Napalunok siya dahil nakaka-turn off ang kulay ng labi nito, kundi nakakaakit. Mabilis uminom siya ng tubig at mahinang kinurot ang sarili para magising sa kahibangan niya. Naaakit siya kay Colton? Shucks! Umawang ang labi niya na makita ang pag-inom nito ng tubig. Kitang-kita niyang pag-alon ng Adam's apple nito. Bawat alon napapalunok siya. Na para bang nauuhaw? Pam? Tila nagising siya sa mahabang panaginip nang marinig ang pagtawag ni Colton sa pangalan niya. Ha? Wala sa sariling sambit niya. Kanina pa ako nagsasalita pero hindi ka sumasagot. Are you okay? May pag-alala sa mukhang tanong nito sa kanya. Iniiwas niya ang mata kahit alam niya na hindi naman ito nakikita iyon. Ayos lang ako. Inaantok lang kasi ako eh. Pagdadahilan lamang niya. Nahihiya siya sa sarili. Natulala na naman siya dahil dito at hindi lamang yon. Naaakit pa siya. Uminom siya ng tubig at nagmamadaling tumayo. Busog na ako. Salamat sa pagkain. Aniya bago patakbo na pumasok sa kwarto niya. Di na siya naghugas ng pinggan. Kailangan niyang iwasan niya ito simula ngayon. Baka hindi niya mapigilan at maakit na siya dito ng tuluyan. Maaga siyang buhising at umalis. Di niya na inintay na magising pa si Colton. Kailangan niya ng panindigan ang pag-iwas nito. Hindi po pwedeng lumalim ang bagay na nararamdaman niya dahil tiyak na masasaktan lang siya. Masasaktan din niya si Zorin at sa iyon sa hindi niya hahayaan na mangyari. Mabawal ang bawat pagkas niya para hindi magising si Colton. Nang makarating sa trabaho ay sunod-sunod ang pagdating ng message sa phone niya, si Zorin at si Colton yon. I love you, Denise. Mensahe ni Zorin. Pam, dapat ginising mo ko para may hatid ka. Mensahe ni Colton. Nagbuga siya ng hangin, tsaka ibinulsa ang phone niya. Tinoon niya ang atensyon sa pagtuturo. Pam, di niya sinagot ang pagtawag ni Colton sa kanya at pumasok na lamang sa kotse. Dinig niya ang pagbuntuhin nito bago mo po sa driver's seat. Katulad ng inaasahan niya, sinundo siya nito matapos ang trabaho. At tulad ng plano niya, hindi niya ito kinipo. Kung maaari, iniiwasan niya ang makipag-usap siya rito. Kailangan na iwasan niya ito habang maaga pa. Sa biyahe, hindi siya nag-abala pang lingunin ito o kausapin mo lamang ito kahit na gustong-gusto niya nang tignan ito. Yun nga lang, di nakaligtas sa ilong niya ang mabangong hamoy nito na nanonood sa ilong niya. Lihim siyang napasinghot. Shucks, ang bango! Kahit amoy nakakaadik, lalaking lalaki at nakakahalina. Kung pwede lang sanang pigilan ng paghinga, di bale, amoy lang naman. Pagbibigyan niya ang sarili niyang singhotin ng amoy nito. Tama, Pam. Amoy lang naman at wala namang masama doon. Pagkarating nila sa bahay, pumasok agad siya sa kwarto para magbihis at maligo. Kinatok din siya ni Colton para kumain. Lumabas siya at kumain kasabay nito pero walang salitang namagitan sa kanila habang kumakain. Alam din niya ang pinapakiramdaman siya ni Colton pero wala siyang pakialam. Hindi rin niya ito tinignan na para bang wala ito sa harapan niya. Kapag may itinatanong ito sa kanya, tayong oo at hindi lang sinasagot niya para hindi na humaba pa ang usapan. Pagkatapos ay minuman tubig, tumayo na siya para pumasok sa kwarto niya. Pam! Natigil siya sa paghakbang nang tawagin siya ni Colton pero hindi niya ito nilingon. Never mind. Mahinang wika nito kaya nagpatuloy na siya sa pagpasok sa kwarto niya. Bumugas siya ng hangin. Nagawa niya ang gusto niyang mangyari ngayon pero hanggang kailan naman kaya? Ang hirap pala ng ganito dahil magkasama sila sa isang bahay at hindi niya basta-basta may iwasan na makita ito. Palagi din ito magkakaroon ng pagkakataong kausapin siya at hindi niya alam kung kailan niya kayang panindigan ang ginagawa niya. Napakahirap. Napatawid siya ng upo sa kama na makarinig ng katok. Tiyak na si Colton ito. Ano naman kaya ang kailangan ito sa kanya ngayon? Mahina na nagpakawala siya ng hangin bago binuksan ang pinto. Di siya tumingin sa mukha nito. Lalo na sa mata na pilit niya nang iniiwasan. Bakit? Kaswal na tanong niya. Aalis lamang ako saglit, Pam. I will be back. Paalam pa nito sa kanya. Aalis? Saan naman ito pupunta? Teka, ano nga bang pakialam niya? Sige, umalis ka na. Mas maganda nga kung hindi ka nababalik eh. Nakairap pang sabi niya. Huwag kang mag-alala, Pam. Babalik din ako agad. Alam ko naman na namimiss mo ako kaagad. May panunokso sa boses na sabi ni Colton. Di niya napigilang tingnan to sa mga mata. Nakita niya ang saya sa mukha nito na magkasalubong ang tingin nila. Shocks!
Di niya napigil ang sulyapan ng gwapo nitong mukha. Agad na nagyukos niya ng ulo. Anong mamimiss? Kahit di ka na bumalik, wala akong pakialam, no? Tsaka mas maganda nga kung di ka na babalik eh. Nilangkapan niya ng inis ang boses. Sige na, alis ka na. Di niya talaga mapigilan ang sariling mata. Palagi na lang siyang tinatry doon ang mata niya. Hinding-hindi ako aalis sa buhay mo, Pam. Hinding-hindi kita iiwan habang nabubuhay ako. Para siyang napananong. Habang nabubuhay ako? What does that mean? Bakit may paganon? Bakit nagbitaw ito ng salita na hindi naman ito kayang panindigan? Salita na, paasa na naman. Katulad ng dati, magpaparamdam na mahalaga siya at mahal siya, pero hindi naman talaga, dahil wala naman talagang ibig sabihin at wala naman talagang espesyal. Mapait na ngumiti siya. Hinding-hindi mo ako madadala sa paganyan mo, Colton. Hinding-hindi natatandaan mo yan. Nahinang sambit ko. Para bang sarili lamang kausap? Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya magawa na matulog kahit papagod siya. Mabuti na lang at wala siyang pasok bukas, kaya kahit magpuyat siya ngayon ay ayos lamang. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakaupo, kakahintay kay Colton na dumating. Niyakap niyang turit, mahinang tinawanan ang sarili. Pinaalis niya si Colton at sinabihan na mas maganda niya kung hindi na babalik, pero narito siya naghihintay sa pagbabalik nito. Gusto lang niyang malaman kung babalik talaga ito o hindi na. Wala naman ibig sabihin ang paghihintay niya eh. Tumayo siya at lumabas na ng kwarto. Umupo siya sa sofa at nahiga roon. Pumikit siya at inamoy ang katawan. Nanaiwan ang amoy ni Colton na kumapit doon. Ang bango. Pakiramdam niya katabi lamang niya si Colton dahil sa amoy nito. Napadilat siya at umupo ng tuwid na ma-realize kung ano ang ginagawa niya. Shocks! Kung ano-ano na naman ang iniisip niya. Pumikit siya at bumili ng sampo para lasin sa sistema niya si Colton. Nang mapayapang isip, naghintay siya roon. Inabot ng ilang oras ang paghihintay niya, pero hindi siya nakaramdam ng antok. Nataranta lang siya na makarinig ng ugong ng sasakyan na sigurado siyang sasakyan ni Colton. Nagmamadaling tumakbo siya ng kwarto niya pagbalik. Nagtulog-tulugan. Di naman pwedeng makita siya nito nagising pa. Baka mamaya ano pang isipin ito at asarin pa siya. Baka sabihin naghintay siya rito. Hindi nga ba, Denise? Mahinang tinoktok niya ang ulo. Hindi siya naghihintay rito. Gusto lang naman niyang malaman kung babalik pa talaga ito. Tama. Yun lang ang dahilan at wala ng iba. Napangiti siya at nakahinga ng maluwag sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung dahil ba sa tumupad ito sa sinabi o dahil bumalik to para sa kanya. Dahan-dahan bumagsak ang talukap ng kanya mga mata. Ngayon lang siya nakaramdam ng antok. May ngiti sa labi na tulog siya. Maaga siya nagising kahit wala naman siyang pasok. Nakita niya si Colton na masarap ang tulog kahit halata na hirap ito sa posisyon sa sofa. Magluluto sana siya na mapansin na walang laman ng ref niya at walang stocks ng pagkain. Napakamot siya sa ulo. Balak pa naman sana niya na magluto para sa nilang dalawa ni Colton. Alas 10 pa ng umagang bukas ng mga store dito sa isla. Kaya naman wala siya magagawa kundi ang maghintay pa ng ilang oras bago makapamili. Mahina siyang napatili ng magulat nang pagpihit niya yung nasa harapan niya si Colton. Pirandilatan niya ito ng mata at tinawanan siya nito. Pwede ba? Huwag kang nagugulat. Aatakin siya na maaga dahil dito eh. I'm sorry, okay? Di ko naman gusto na magulat kita. Natatawa pa rin sa amin nito. Agad iniwas niya ang tingin dito at umalis na sa harapan nito. Wala kang pasok ngayon, di ba? Tara, date tayo. Natigil siya sa paghakbang. Ano raw? Date? Paano ito nalaman na wala siyang pasok? Date mo mukha mo, sabi niya. Denise naman, date na tayo, sige na. Parang bata pang pamimilit nito. Di niya ito sinagot at umalis na para pumasok sa kwarto niya. Pagkarating sa kwarto, hindi niya mapigilan ang umiti. Nai-imagine kasi niya ang mukha ni Colton habang nag-aaya ng date. Cute na gwapo. Shucks! Bumuga siya ng hangin at inalis ang ngiti sa mukha. Eto na naman siya, nadadala. Naligo siya at nagsuot ng pink na Hello Kitty shirt at cotton short. Shorts na kulay white. Pinaresa ng puting rubber shoes. Halata ang gulat sa mukha ni Alaric nang lumabas siya. Akala ko ayaw mo makipag-date sa akin. May pagtataka sa mukha na sabi pa nito. Habang nagpupunas ng tuwala sa ulo, nahalatang kaliligo lang din. Anong date? Hoy Alaric, pupunta ako ng grocery at hindi makikipag-date sa'yo, kaya huwag kang assuming. Nakahirap pang sabi niya. Anong iniiti-inti mo? Pero kung gusto mo, pwede naman akong samahan. Hindi ito date, Colton. Kailangan ko lang ng kasama dahil marami akong bibilhin. Iwas ang matang sabi niya. Tama, yun lang ang dahilan. Wala naman akong sinabing date to, Pam. Pero parang gano'n na din naman yon.
Bakas ang saya sa mukha ni Colton. Kinagat niya ang labi para pigilan ang ngiti. Hindi niya alam pero masaya siya ngayon. Sa ngayon.